Good day mga pare. So for today, meron na naman tayong motorcycle news. So itong video na to mga pare ko ay regarding to sa Yamaha R15 version 4. So as I promise mga pare ko, sa mga nakaraan nating vlogs ay nabanggit ko na kapag nakakuha ako or nakabasa ako ng mga information regarding sa bagong Yamaha R15 yung version 4, gagawin ko ng video. Kaya ito na nga, nakakita ako ng bagong chismis dun sa motor na yun at sasabihin ko sa video na to mga pare ko. Sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, meron na po ako nagawang video regarding sa R15 version 4, yung test ride na nakunan sa India. So, sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung actual unit ng Yamaha R15 version 4. Last month kasi, sa kaka-research ko ng motor na to, may mga nakita akong image, pero itong image na to is edited. Hindi siya talaga yung actual unit na pinicturan dyan, then ayun na. Yung nakita ko sing mga pictures to, ito, makikita nyo dito mga pare ko, mga edited yan. So, yan daw yung Yamaha R15 version 4. Una, hindi ako naniwala kasi syempre, hindi naman yan actual unit Iba-iba pa kulay to, may blue, may white. Ay, white ba to or silver? Hindi ko maano kung silver or white siya. Tapos may red din. Hanggang sa kahapon, may nakita akong post dun sa FB na nag-leak na yun na daw yung actual unit ng Yamaha R15 version 4. So nag-check ako sa internet at ito, nabasa ko tong article na to. Papadaliin ko na lang itong video na to . Yung R15 daw na version 4 ay i-release sa India this year ha mga pare ko . This year sabi dito sa article. At tingin ko naman yung article is trusted naman kasi una-una nakapagbigay sila ng leak image nitong R15 version 4. Ito sa nakikita nyo sa screen. Ayan yung kulay na silver. Yan yung side view ng silver. So titingnan natin yung nag-leak na image na edited last month, halos hawig na hawig dito sa actual unit na talaga ng version 4. Kung papansin natin mga pare ko yung headlight niya, yung DRL niya sa gilid, tsaka yung DRL sa gilid nitong edited na photo, halos same Parang tingin ko lang yung nag-edit ng photo na to nakita niya yung mismong actual design ng Yamaha R15. Hindi ko sure feeling ko lang kasi kuhang-kuha Pati yung fairing sa gilid, yung malapit sa may makina, yung butas, halos kuhang-kuha So, pag-usapan natin kung ano ba yung mga nabago dito sa R15 version 4. So, sa external lang muna tayo Kasi, yung full specification or yung full features nito, ibibigay ko rin pero, syempre, wala pang confirmation yun. Kung sa possibility lang mga pare ko sa mga features na yun, tingin ko mataas yung percent na ito talaga yung specs ng R15 kasi nakakuha sila ng permiso na picturean yung mismong model Yung nag-leak na photo pala is galing sa Rev Nitro. Ayan, shout out sa Rev Nitro. Sa image na to meron silang dalawang kulay na napicturean, yung kulay blue tsaka yung kulay silver. Umpisa natin mga pare ko sa headlight. Ito yung headlight niya. Dito sa design niya mga pare ko yung DRL niya nasa gilid, then yung projector headlamp niya is nasa gitna. Kasi yung previous model, yung version 3, dual projector headlight yun. Ibig sabihin, dalawa yung LED ng headlight. Parang mga Aerox, Click. Dito sa version 4 is isa na lang siya. Parang yung MT-15 mga pare ko Iisa lang yung pinaka projector headlamp niya. Then merong DRL sa gilid. Nakapagitna yung projector headlamp. So sa mga magtatanong, baka humina daw yung ilaw nito. Actually mga pare ko feeling ko lang yung ginamit na projector LED dito is tingin ko yun din yung ginamit sa mga Yamaha MT-15. Kasi diba yung MT-15 nga is single projector headlamp din yun. So tingin ko yung piyesa na ginamit doon is dito rin ginamit. Tapos yung design nitong headlight niya is doon inspire sa bagong labas din ng Yamaha na R7. At base rin dito sa report mga pare ko yung bagong R15 na modify din nila yung taillight. Walang masyadong pinakitang picture dito sa head sa taillight. Pero sabi nga dito sa report is medyo nag-modify sila ng konti sa taillight. So mag-expect kayo ng konting pagbabago doon sa rear view kumpara doon sa version 3. Bukod pa doon mga pare ko, yung windscreen niya mas pinalaki na compare doon sa version 3. Tapos mas improved daw yung aerodynamics itong version 4 compared dun sa luma. So kung ganun maganda ang aerodynamics, mag-expect tayo na mas stable siya sa mga high speed. At tandaan nyo mga pare ko, malaki yun na itutulong ng maganda ang aerodynamics. Ito pang malapit dito mga pare ko Meron siyang Bluetooth connection. So tingin ko ito yung Yamaha Connect. Itong Yamaha Connect na ito, na-introduce na ito ng Yamaha sa Aerox at Nmax. So good thing na
ilalagay nila yung feature na yon dito sa bagong model ng R15. Tapos may chismis pa nga mga pare ko na yung panel daw nitong version 4 is pwede na kayong magkaroon ng phone calls tsaka navigation. So speaking of navigation mga pare ko, kung merong ganong feature ang isang motor, hindi lang full LCD display itong motor na to. Baka TFT display pa to kung ganon. Kung totoong may navigation itong motor na to. Kasi kapag sa navigation is, kailangan talaga yung panel nyo i-TFT or yung colored na display. Dito naman sa exhaust mga pare ko, na-modify din yung setup niya. So ang nangyari, yung position ng foot peg ng angkas nyo ay medyo na iba rin ng pwesto. Dito naman tayo sa kanyang mga mechanical updates. Dito, USD pa rin siya or upside down fork, parehas lang din ng version 3 and kulay gold din siya. Meron pa rin tong a total of 155cc, single cylinder, liquid cooled engine, and meron siyang VVA technology or variable valve actuation. Meron siyang 6-speed gearbox. I-check naman natin mga pare ko yung mga key features ng motor na to. So unang-una, na-update yung design ng body niya. So napaliwanag ko nga po kanina, from headlight to taillight, as in na iba talaga. Single cylinder, fuel injected, yun nga liquid cooling, meron siyang variable valve actuation. And sa India kasi meron silang BS6 emission compliance. So dito sa atin, may katumbas din yun yung mga Euro. 6-speed transmission and meron siyang assist and sleeper clutch. So same lang din naman sa version 3. Front and rear is naka-disc brake na siya. Ang maganda dito mga pare ko sa version 4 is dual channel ABS. Hindi ko lang sure mga pare ko kung ilalabas nila dito sa Pilipinas yung ABS variant. Pero kasi kung magkaka-ABS dito sa Pilipinas mga pare ko, medyo malaki na talaga yung presyo nun. Kasi yung non-ABS nga pumapatak na siya ng almost 165,000. So kung lalagyan pa nitong ABS na to, baka tumaas pa lalo yung presyo, baka maging 175, baka nasa ganun. Kasi una-una dual channel ABS siya. Meron din tong side stand engine cut off switch. So kapag inistan mo yung motor mo, automatic mamamatay yung makina or hindi mo mapapaandar yung engine kapag naka side stand. So safety feature siya. So meron tong delta box frame tsaka aluminum swing arm. So mas magaan siya para sa motor. Full LED na siya mga pare ko, headlight, tail lamps tsaka yung mga signal lights. At ito hindi pa to confirm mga pare ko, kung fully digital LCD console kasi base nga dito sa report meron daw siyang navigation. Kung may navigation nga kasi yung motor, dapat TFT yun, parang cellphone na nakagano kasi ang pangit naman kung black and white tapos may navigation. Pero tingnan natin, and yung horn niya is dual tone. Kung di ako nagkakamali, ito yung mga dalawa na. So parang meron siyang high and merong low. So kung ganun, mas maganda yung tunog nun, parang datingan parang mga sasakyan, ganun. And alloy wheel, 17 inches yung diameter niya. Okay, dito naman tayo sa pros ng motor na to or yung advantage niya. So syempre, refresh design. At meron tayong mga available na magagandang colors. At sabi pa dito mga pare kaya, powerful yung engine niya kasi medyo nagkaroon ng tweak ng konti ha. Pero hindi nila sinabi kung ano yung mga binago. Pero sabi dito sa report is merong tweak ng konti yung engine para mas ma-achieve yung mataas na top speed. At syempre liquid cooling siya, okay na okay sa mga long rides, super long rides, walang problema. Kasama na nga dun sa mga advantage niya yung variable valve actuation, yung 6-speed gearbox tsaka yung sleeper clutch. Sa riding posture, sabi dito, medyo magiging aggressive compare sa version 3. Yung version 3 nga mga pare ko, napaka-aggressive na nun. Sabi dito, mas aggressive ito kumpara sa version 3. So kung nakakangawit yung version 3, mas nakakangawit itong version 4. Okay, yung cons naman tayo or disadvantages itong motor na to. Since na parang premium na yung R15 na to, ma-expect tayo ng mataas na presyo. Dual ABS, Bluetooth, tsaka may navigation. Itong mga features kasi na yan, mga premium na yan . Kumbaga makikita na natin sa mga higher displacement bike. Kaya nag-expect yung mga tao dito na mas mataas yung presyo. So medyo mabigat sa bulsa kung parang ganon. Tapos pangalawa, sa India pa lang siya ilo-launch. So wala pa tayong idea or balita kung kailan ito ilo-launch dito sa Pilipinas. Pero isa lang ang sigurado ko dyan mga pare ko. Sigurado na ilo-launch ito sa Pilipinas kasi meron tayong current model ng R15. So waiting na lang tayo kung kailan i-release ng Yamaha Philippines itong version 4 ng R15. Sa design mga pare ko, walang duda, napakaganda talaga ng motor na to. Bukod doon, na-retain na nila yung features ng version 3, mas dinagdagan pa nila. So sana yung bike na to
kung magtataas man sila ng presyo, sana hindi ganun kataas. At sana maglabas din yung Yamaha ng ABS variant itong R15 para kahit pa paano, safety features na dun sa mga bibili nito. Kasi napakataas talaga ng top speed ng motor na to. Kahit 155cc lang po siya, napakataas ng top speed nito. Lakas ng makina. So ilang mga pare ko yung reaction ko dito sa motor na to. Walang duda, napakaganda talaga. And ito rin yung reason kaya hindi pa ako makabili talaga ng motor, kasi nasabi ko nga po sa mga previous vlogs ko na bibili ako ng motor na R15. Pero nung nakita ko or nabasa ko tong mga news regarding dito sa Yamaha R15 version 4, medyo napaisip ako. Hinold ko muna yung pagbili ko ng second bike ko. So titingnan ko kung kailan to lalabas sa Pilipinas. Hopefully sana maka-avail tayo ng unit na ganito. So yun lang po mga pare ko, ito po yung news natin sa Yamaha R15 version 4. So kapag nakabasa ulit ako or nakasagap ako ng latest news dito sa motor na to, gagawan ko po kayo ng video para lagi kayong updated sa lahat ng mga balita ng motor. Tsaka kapag nakakuha po ako ng confirmed na specification talaga ng motor na to, agad-agad po gagawan ko kayo ng video. Gusto ko rin ma-confirm talaga yung panel niya kung TFT ba siya or full LCD pa rin. So yun lang mga pare, kita-kits po tayo sa next vlog. Napakarami ko po pong gagawin na video, kaya po sana follow nyo po ako sa Facebook page ko, and syempre subscribe na rin po kayo. So have a nice day po, thank you for watching.